Ravenclaw. Second band. There we have it. Your team Selena, is picking. Ang kanilang ibabang dito. First pick. Mga katambay para sa ating Ohana Epro. Pakito. Your team yes, that's is a good picking. Choice mga katambay. One of the best of laner in this current meta ang ating Pakito. So I think that is a good choice indeed mga katambay for the side ng ating Ohana Epro. Pero Ravenclaw para sa kanilang first and second pick. Always on the way. Ito na ang matambay. Kailang run to. Payback. Your team is picking. Lala. Pero ito na nga. Second and third pick para sa ating Ohana Epro. Showhead. Aiming to get that Showhead. Kinana yan. Yes, Johed na nga yata ang mga tambay. Siyempre, for Ohana Epro. Pero eto na para sa ating... Uy! Your team is picking. Ang pipiliin dito ang mga tambay nating Ohana Epro. Samantala, your team is banning. Etra, pipiliin nga mga tambay ang kanilang Nathan. Will this be a gold laner? Nathan, malalaman natin yan maya-maya mga tambay. Tingnan natin dito. Your team is banning. Ban, and Ling is banned as well. And Hayabusa. So they were left with, siyempre, ang ating Roger. At siyempre, pwede rin naman itong Nathan gawin nilang core or Claude. Meron itong expert ban. Last, fourth pick mga tambay para sa ating Ravenclaw. Ravenclaw, fourth pick. Core na ba ang Nathan nila dito? Malalaman natin yan. Wait natin kapirasang konti mga tambay. They will only make your team Boy, is Benedetta picking. For the offlane. Panapat nga naman dito mga katambay syempre sa ating pakito ng Ohana Epro. Samantala, eto na. Boy, alis yata mga katambay ang ipananapat. Alis na nga ba? Good choice mula sa ating Ohana Epro. Samantala, Ravenclaw para sa kanilang last pick. Core ba pipiliin nila dito? Malalaman natin mga tambay or this will be a Nathan core. Tain, ang ganda. Ang ganda drum up. Uy, nawala. And there we have it mga tambay. Kagura and Nathan core na nga yata. Parang nagaganda ako sa lineup ng Ohana Epro. Yes, yung magaling sila mag-drop yao. Mahusay mag-drop. Mahusay mag-drop to ah. Pero eto, kompleto nga lineup natin mga tambay. Execution para kaya? Eh, ito natin ang makakaalaman niya. Tingnan natin in 3, 2, 1. Let's go! At eto syempre, pause muna tayo mga tambay. Pakita sa cellphone magkabilang po na. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. At syempre, eto nga Yako. Let's get back into the game. At eto na Yako. Back na! Ay mga tambay sa ating game number 2. Best of 3 series. Ohana Epro laban sa ating Ravenclaw. Matindi, mainit, bakbakan na ating inaasahan mula sa magkabilang punan. So, ang paghihintay nyo, i-download nyo na rin ang ating inaasahan na napakalupit na application. Nalik-collect nyo, like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV at huwag nyong kalimutan na dumaan sa ating pin post. Diyan nga mga katambay, syempre, sa ating Tambay TV page, magkakaroon kayo ng chance na manalo ng cellphone dahil mamimigay tayo ng cellphone sa finals nga ng ating season 16. Isang Realme C25S
Remy, ang tunay na ako. Ang ating ipamimigay mga tambay para syempre sa mapalad nating katambay sa finals nga ng ating Season 16. Kaya keep yourself notified at sundin mo na ang instruction dyan sa ating comment sa ating page ng Tambay TV. Yun. At ito nga syempre, pakilala natin malulupit na players from both teams habang nagpopormahan pa ang ating magkabilang kabunahan for the side po ng ating Ohana Epro. Nandito nga James gagamit ng first blood nga yata. Hindi, makakatakas pa ang limited dash pero tumalun na mga tambay and first blood going in favor ng Ohana Epro. Pero ito mga tambay, kanyang cage dito gagamit nga ng kanilang Alice. Midowie para sa ating Jawhead, si Isaiah. Para dito mga tambay. Nabaliw na si IK mga kaibigan. Ati Roger. Yung stun at saka yung isang padiretso, hindi na tumama. Pero nangagaw yata ang ating Jay Soak Duty na magaling magaya butaw kanina. There you go. Pero syempre tinulungan lang niyang mabawasan yung purple buff ni paring Isaiah dito na nag-sun kanina. Pero ito, tingnan natin kung anong style na gagawin ng Ohana Epro para makabalik sa serye laban sa ating Ravenclaw. There you go. Pero syempre, James versus Luwan. But Dalus Kape, tama ba? Dalus Sape. Sabi rito yun. Luwan but Dalus Sape. Ayon si dito Benedetta sa comment section niya ako, yung Dalus Sape daw is kulay ng manok. Ah, kulay ng manok. Sabi rito, Dalus Sape daw yung kulay ng manok. Mahusay, kakaibang kulay yata yun. Oh, yun yung mga pangsabong na manok, panglaba, siguro fighter. Pan-derby yan. Oh, pan-derby yun. Oh. Oh, pero etong ejector ready mga tambay. Pero nako, 2v3 situation, medyo nadidihado. Alice running low, Blado na activated. Oh, better airstrike as well. And Alice will fall down. Meron talagang dalaw Raven. Nako, mahusay ako, pinasok nila dun yan. Oh. They managed to pick up nga one member ng ating Ohana Epro nang wala masyadong nada-damage dito sa kanilang kupunan. Mga walang tambay namatay. Yes. At yun niya ako, another turtle secured nga rito. Nice for the side, mga tambay na Ravenclaw, pero mapipinas naman dito ang kanilang ID. But that is a good trade indeed, mga tambay. And Benedetta sitting pretty with his turtle buff dito nga sa may top lane. So one in the scoreline at ang ating goal difference, just a 300 goal difference in favor yan ng ating Ravenclaw. Yan, syempre lumalamang pa rin ang ating Ravenclaw. Although nakadalawang pitas ang ating Ohana Epro. Better Earthstrike ginamit na dito para maklear ka agad ng ating Ravenclaw. Syempre yung minions dito sa may gitna para makaikot ka agad ang ating mga pula. At ito kumukuha pa ng pang vision dito sa may river. Little Wanderer, nasecure na yan ng ating Remy. Pero ito, Yako, ang ating Matilda na si paring Wartel 666, tumba na sa tatlong miyembro ng Ohana Epro. Mga kaibigan, nadali siya dito sa may parking lot. Pero ito, may sapakang nagaganap dito. Ayaw pa, may batas ng katana. Ginamit na kagad dito ng ating Dalusape, mga kaibigan. Pero syempre, hindi mo matatakot ang isang James ng Ohana Epro. Grabe ako yung disiplina ng Ravenclaw rito. Hindi sila nag-o-overcommit. Totoo, mga tambay. No? Meron silang ganong galaw eh, no? Na talagang, kung hindi ka mapapatay, di wag. Mamaya, yes, kaya ka naman naming balikan. Parang ganon eh. Ang style eh. Especially kanina, Yako, 3v1 situation dito. But they chosen to take down that coin crab, mga tambay. At huwag na nga magmalaasim. Pero eto na, 2v3 situation. Soul Bloom activated. Flowing blood in. Pero hindi tutuloyan ng ating Alice dito. Sabay clear na lang ng minion waves ng ating Lunox. 3v3 situation. Pedro Airstrike is available. Pero magkakapasukan ba? Pero eto, Kagura, mga tambay. Nako, nakasilip dito. Apat na membro nandito. Delikado, papasukan ba? Nako, eto na. Nagkapasukan na nga yata, mga Sir K. Pero Lunox sisilip dito. Ejector ready, may Maya Hugs ba? Feather Airstrike available as well. Pero ito na, mga tambay, Feather Airstrike! Nako, nagkasaykuha na nga, pero walang magkakapatay niya ata dyan. Kagura with his ulti, pero that is no good. At hindi niya magagawang ma-burst down natin Matilda. Pero ito na, batas ng katana nila mag nakinukuha na Lord natin, mga tambay. Turtle Rudder, Turtle Running Low, and makakukuha pa rin. Yan ang ating Ohana Epro. Takbuhan na, Sir Chief. Running low ang ating Roger, and he will fall down. Ikaw pa isa, Kagura. Flicker out, ginamit na. Pero ito, nahabol nga siya ng ating Benedetta. Pero hindi na yata ipopursue. Atrasa na yata muna. Pero pakito na pagitan dito, dalawang miyembro ng ating Ravenclaw. Pero makakatakbo pa rin. Feather Airstrike, still not enough to take the life ng ating pakito. Yun o, syempre mga kaibigan. 5 minutes in the ball game, babasag na rin ang ating cage dito sa may ilalim at positive yan sa may flowing blood palayo. At hindi na nakadepensa pa ang ating Ravenclaw dito. Pero tingnan natin ang silip na gagawin ng ating Wardle 666. Pero nasilayan kaagad siya dito ng ating Midowie. Tamang batay lang, syempre.
Tingnan natin, wala pa yata ang bawi dahil kompleto pa rin yung tower ng ating Ohana Epro. At ito na yung pagkakataon yata ng Ohana na makabalik yata sa serie. Tingnan natin, dahil yung drafting ng Ohana, pwedeng-pwedeng sumabay sa ating Ravenclaw. Pero syempre, pag nakabuelo ang ating Patrick TC together with Jaiso Cutie na magaling magkanina magaya butaw, patay talaga, may kalalagyan yata ang ating Ohana Epro. Pero ito, mga kaibigan, patay na naman ang ating Wardell for the second time. At wala pa yatang bawi dito ang ating Ravenclaw, mga kaibigan. Hindi makasabay sa patayang bigkas dito sa early stage of the game. Yako, 6 minutes in the ball game. Laku, ito, umaharap pa ang ating tiguan ng Midori, mga kaibigan. Ha? Pero bakit ka pumasok kong tol, Jaiso Cutie? Para ka po tapeting na corner to, bumalik ka pa. Dali tuloy ang ating Jaiso. Pero what a shot coming from ating Aiki dito para sa kanyang flame shot. Dali ang ating Isaiah ng Ohana Epro. Pero Yako, that's a very good trade indeed, mga Tambay. They managed to pick up ang ating Isaiah sa kanyang Roger dito. And Isaiah is down ang mga Tambay for the next 3 seconds. At mukhang wala nga sila magagawa rito. Pero down din naman ang core ng ating Ravenclaw. So let's see, mga Tambay, for the last turtle dito, sino ang mamamayagpag? 6-4 is the scoreline. And a slight goal difference, Yako, with a 1k goal difference ka for Ohana Epro. Pero eto, Johed with an ejector. The rest of the gang nandito na, magkakapasukan to, Yako. But still, Ravenclaw managed to take that turtle, mga Tambay. Napapaksak agad dito ang ating Kagura. Pasukan na, delikado, Benedetta. And he will pull down, 1-for-1 exchange. Pero nag-atrasa na magkabilang kupunan. Nakita mo yung mga galawan ng Ravenclaw, Yako. Hindi sila nag... Overcommit ka. Nag-overcommit talaga. Maatras na sila. Kasi nakuha na nila yung kailangan. Yung objective. Nakuha na nila yung turtle. Tama, yung objective. No? Sabay, atras na. Bahala kayo mangulit dyan. Siyempre, paano ka naman sasabay sa isang Pakito, Midori, Isaiah dito. So, Roger, Alice yan. Mga kaibigan, tapos may Kagura pa. Talagang pwede ka ma-one-hit silid yan. Eh, semi maninipis din ka man kasi talaga hero ng Ravenclaw eh. Pang hindi sila dito, pang sapakan eh. Pang, yes. Pang burst type hero sila. Pero ito, syempre, another kill coming from ating Ohana Epro. At patay kahit nakapag-Queso de Bola na ang ating Patrick TZ. Nabati na naman dahil yung 3-0 niya, 3-2 na ngayon. At ito, syempre, Yako ha. Sayang kasi Yako dito, yung case di bola, maagad niyang ginamit. Dapat naglaan mo siya pa away. Pero ito, Pedro's lag ginamit. Napasok na Nathan, na napakasakit. May basit pa ng tier 1 turret nga sa ating middle lane. Top lane natin, mga Tambay. Ito lang ang ating Pakito. Medyo delikado. He is running low. Masasalubong ni Nathan to. Papasukan ba? Pero tingin ko hindi na. Tamang objective lang. Once again, mga Tambay, taking down the tier 1 turret nga sa ating top lane. Middle lane dito, mga Tambay, mukhang babasagin na nating Ohana Epro. Not unless may dumipensa mula sa ating Ravenclaw. Well, let's see, mga Tambay, at backline dito, Matilda with at Matilda Airlines trying to buy some time, mga Tambay, in order for them na hindi nga makabasag. Tier 2 turret nakabasag na rin. Beautiful play, beautiful rotation coming from Ravenclaw. Eto na, nagkapasok na, bataas ng kataan na gagamitin na. Eto na nga, mga Tambay, takbuhan, medyo critical ang condition. Circling Iga ginamit sa Pakito. Killing spray, mga Tambay, Benedetta is down, flowing blood in, hindi naman itutuloy yan. Pero eto na nga, ang ating Nathan, medyo masakit na damage dito ha. Agawan nga, flame shot dito, hindi sabat. Makakukuha pa rin ng ating Roger ang kanyang purple buff. Sabay punta naman dito sa kanyang orange buff. And 1-for-1 exchange. Anong nangyaring palitan bigkas in favor yan ng ating Ohana Epro. That is a post 5 for a post 3. And 9-6 in the scoreline. Tablado 26,000 ang kapirahan ng magkabilang kupunan. Tablado 26,000, mga kaibigan. Is up na ang ating first lord at mukhang maganda. At uuna yata ang Ohana Epro, mga kaibigan. Ang maganda lang dito sa Ravenclaw, mas nakakatulak sila para sa ating Ohana kaysa sa ating Ohana. Pero ito ang ating Bardell, lumaharap na naman gamit ang kanyang Soul Bloom dito. At syempre, pinatikim niya yung Soul Bloom sa ating Roger. Pero habang dito sa ilalim, duguan ng ating Luwan Batdalusape, mga kaibigan, makakainom siya ng kanyang Gatorade. At inuumpisa ng bawasan yung First Lord ng ating Ohana Epro. Pero mukhang hindi yata papayag ang ating Ravenclaw, makuha lang ng madali ng ating Team Blue ang First Lord. At na-reset na nga ito. Pero ito, ginamit ng walang saysay, mga kaibigan, ng Feather Earth Strike. Mukhang, siyempre, hindi mo na pwedeng ikulitin yung Lord dyan kasi wala ka ng Feather Earth Strike. Sabi yung damage nun, no, tol? Natunaw lang. Napakasakit, mga kaibigan. James is down para sa side ng Ohana Epro, mga kaibigan. Ito yung pagkakataon
ng ating Ravenclaw na makakuha ng momentum sa pagkuha ng doon, mga kaibigan. Yun, easy Bugatti para sa ating ano. Ito pa isa! Ito pa isa! Mga kaibigan, Mia dito! Wala ka lang pupuntaan dyan dahil sasaluin mo yung flame shot niya paring Aiki together with Vendor Airstrike. Patay ang ating Mia Khalifa ng Ohana Epro. Pero Yako, tingin ko that's a good decision na rin kahit paano rito sa ating Ohana Epro na wag na i-challenge yung ating level 1 lord. Considering Yako with that map awareness na meron dito Ohana Epro, no? Napansin nila Yako na sumisegue na babasagin na yung tier 3 turret ng ating Benedetta. At kung challenge pa sila ron, definitely nabasagan sila ng tier 3 turret nga dito, tama, sa ating top lane. Pero eto, ayan kung na di sila nakasegue, eto naman babasagin na lahat ng tier 2 turret ng bilis ating yan, Ohana. Ang bilis yan, Tol! Nathan yan! Ingat kayo dyan, Tol! Ito mo naman, ano nangyayari dyan? Ano nangyayari sa inyong lord? Parang creeps, ay parang creeps yung tore nyo. Pero ito, syempre, lumipat lang ang ating JO dito. Nasa top lane na ang ating lord, mga kaibigan. Patay ang ating catch ako, matatapos na to. Mga kaibigan, walang alis. Pero syempre, punta muna ang ating Ravenclaw sa second tower ng middle lane. Mga kaibigan, ayan na naman yung tunaw. Naku, ginagawang ice cream, mga kaibigan, ng ating tore ng Ohana Epro. Yes, Pedro Estrag dito sa base nga ng tier 3 at double force with an ejector. Patay ang ating Joehead. Grabe na tuna, parang ice cream dito. Pero ikaw pa isa, Roger. Kuha pala dito. Lalitan! Masyadong malalim doon. Ang ilam, nag-overdaba ako. Ba't ka nag-overdaba ako doon? Mga kaibigan, nando Roger tsaka si James, tapos Mia pa. Tsaka, Korsia dito, Yako. Okay. Tsaka hindi ka naman si Benedetta. Benedetta, kayang-kayang mag-dash in, dash out nun, Tol. Yes. Grabe, mga Mother, Tambay. Father! I am sick. Call a doctor very quick. Pero eto na nga ang ating kinukuha na ng ating Alice dito for the unlimited blood oath. Naku, Yako, medyo mahirap to. Pinagtagal niya na laban dito. Tataba pa si Cage dito sa kanyang Alice. And he can deal a lot of amount of damage indeed dito sa side ng Ravenclaw in terms of late game. At dito naman sa late game naman, Ravenclaw, well, okay naman. They got Nathan, they got Benedetta. And syempre, ang ating Lunox dito. So tingin ko, evenly match naman in terms of lineup dito ang ating both teams. Pero dito talaga, mas gusto ko lagi ang Alice in terms of late game kasi massive area of effect damage siya kanyang i-provide. Plus the sustain na meron siya rito, not to mention with that Winter Tragedy, kaya-kaya niyang man psycho from the side ng ating Ravenclaw. Pero ito na, magkakabakbakan ba? Sumabak na rito with the left hook, right uppercut ang ating Pakito. Pero wala masyado magiging damage siya. Mga katambay, ito na, magkakapasok na. Tamang abangan, 80 seconds away para lumabas dito ang ating level 2 enhanced lord. Pero maaga pa, sa alas 4, nakapwesto rito ang ating Ravenclaw. Samantala, Ohana Epro. Same thing din naman, mga katambay. Mukhang ayaw nila magpa-zone out basta-basta rito. Sabi nila kami, unang po pwesto dyan, umatras kayo dyan. But the good thing for Ravenclaw, mga katambay, they still have their tier 1 turret intact indeed, mga katambay. So meaning to say, mahihirapan ditong umabante ang ating Ohana Epro. Pag nagkatakbuhan dito, meron sila ditong tier 1 turret sa middle lane na pwedeng takbuhan na matibay na sandigan. Pero eto na, nakunaispatan na nga Matilda running low. Pero Pedro Airstrike has been casted just to save that Matilda. And Matilda will be saved. At makakauwi nga ba siya ng security rito? Ejector dito sa ating Nathan na ako. First down si Nathan, nakakatambay. And Nathan is saved. Tumalong pa, Sir Chief. Tumalong pa nga Ravenclaw, mga katambay. Perto Benedetta running for his life. Ejector activated. Solve them as well. Pero walang aabutan dyan. Tamang disiplina lang ang ating Ravenclaw. Ito yung inaantay ng Ohana Epro, yung possible na si paring Cage, mga kaibigan, na si Alice. Oh! Oy! Ang sakit, one minute. Ang inang ating IQ, mga kaibigan, ibang klase yung Feather Earth Strike. Ang ating Mia Khalifa pumalik na ng PH. Grabe, yung alam yung PH ako. Hindi ako eh. Philippines. Hindi. Ornab. Hindi, joke lang. Nako, eto lang nga mga katambay. Let's see dito sa ating instant replay. Eto yako yung ating Feather Airstrike ng ating Parsa. Wapan! Grabe, kalahati. Bawas. One hit delete mga katambay doon ng ating Kagura. At eto nga, technical pause tayo mga katambay. Mukhang may problema in terms of camera. Iyon, no? Yes. Siyempre, tingnan muna natin ha. Nag-pause. Sino yung nagpa-pause? Ay, yung Parsa pala nagpa-pause mga katambay from the side ng ating Ravenclaw. So wala nang pause ang ating Ravenclaw mga katambay. And yes, we can have our pause. Tama!
Nako, maganda mga katambay ang ating nasasaksihan dito ng bakbakan. Talagang walang tulak kabigin, parehas malakas, parehas magaling. Parehas malakas, parehas magaling mga kaibigan. Syempre, match na match ang ating laban. Parang yung ano natin ngayon, match yung laban pero nakakukuha pa rin nila mga 2-0. No? Yes, Yako. So tingnan natin yung ating ano, Ravenclaw, kung kaya pa rin nilang ma-sweep yung ating Ohana Epro kaysa ma-1-1. Kasi pag nag-game 3 to, mas nakakakaba yun sa bawat isa, no? Kasi do or die, you know? Kahit pa paano ito. Eh, ano, Yako, Ohana lang ang may ano rito, kumbaga, pressure. Kaba, may pressure. Nasa Ohana pressure dito. So let's see nga mga tambay, kung nga pa ang magagawa ng Ohana Epro in order for them to push a game number 3 mga tambay, laban nga rito sa ating Raven Glo. Parang yung nangyari kanina dun kay Mia Khalifa eh, pagbaksak, parang alam mo yun, yung inipon yung tubig pa. Parang yung inipon yung tubig eh sa kanya, tas binaksak na ganun, boom, putang bigat. Parang yako si ano, si Enero. Si Enero yako, nako eh, kinidlatan nga hindi mga tambay rito ng isang masaklap na kidlat di gulat. Pero eto nga, let's get back into the game. At eto yako ah, yeah. The Lord is support grab and this is a level 2 enhanced Lord. Huwag dapat pumayag. Huwag dapat pumayag yung Ohana Epro, makuha lang to ng madali ng ating Ravenclaw. Yako, dahil, definitely. Ito yung pinaka-pang ano nila. Turning point para makuha nila itong game number 2. Pero ayaw, Ohana Epro, maganda lineup nila rito in terms of the damage dealer. They got Alice, syempre Kagura and Roger as well. Not to mention, meron pa silang Pakito. Pero another post dito, but this time around, coming from the side nating Ohana Epro. And I think, yes, we can have that post. Pero eto, pag nagkalayuan na ang ating magkabilang kunan. Uy, nangyari. At eto, pwede na ba mag-post? Uy, ano yes. Nangyari? Magpapost tayo. Nako, ayaw magsilayuan ito. Mingi ng post, pero lusuban ng lusuban. Mga tambay, nako, meron nga indeed. Laban, indeed. Eh. At eto yeah, na, post, we post, can post. Have our pause. Yeah. Okay. Siyempre, may nagkabitawan ng skill eh. So, hindi muna natin ipoposto. Roger yata yung nangingi. So, Ohana Epro yun. Yes, both teams natin mga tambay, wala nang ang post. Wala nang post. Wala nang post, yes. Both teams. Tama nga naman, siyempre. Both sila eh, humingi na nga ng post dito mga tambay. So, pwede pa naman tayo mag-post mga tambay, but that will be a technical post na hindi natin ina-allow ng multiple post dito nga sa ating qualifiers. Pero, pag nakaabot sila single round robin, sige, i-allow natin yan multiple post mga tambay for both teams. Pero dito, single post rule tayo. Pero pwede man tayo mag-technical post. Yun nga lang, kailangan yung kausapin ang ating marshals. And syempre, sabihin nyo, ano nga ba ang reason for you to have that technical post? Kasi mga tambay, pwedeng ano yan, delaying tactics mga tambay. So, hindi natin ina-allow dyan. Delaying the game, pipituan ni referee yan. Delaying the game. Uy, nasa mali tayo dyan. Sa mali! Sa mali tayo dyan. Pero ito, tamang shoutout tayo. Punta naman tayo sa ating YouTube page para syempre, bisitahin ang ating mga katambay dyan sa ating YouTube page. Uy, love na love kayo mga tambay natin sa YouTube page mga tambay. Pero ito nga, silipin natin. Yon, hirap sa core kapag item lock na, nag-aasim na. Nako, hindi totoo yan. Alam nyo, minsan kahit di lock item, nag-aasim talaga yung mga core. Hindi porkit lock item na. Kahit di pa lock item, karaniwan, nag-aasim pa rin sila. Totoo, Nathan, sabi nga rito ni Roniel Culatario. Nag-aasim na yung Nathan, sabi nga rito, nako. Talaga mag-aasim yan mga safe keep na paano tayo dyan. Baka merong sinigang mix eh. Mag-aasim talaga yan kahit anong gawin natin. Pero eto nga, sabi nga nito, let's go Ohana Claw at Raven Epro. Sabi nga ni Joseph Salen, Raven Claw lang malakas. Sabi ni Steve Matthew Tenorio. Naku, kaano-ano kaya nito si Tenorio. Marami yung kilalang Tenorio, lalo yung mga babae. Madalas Tenorio yung mga yun eh. Ha? Tinotoyo yun eh. Alam ko Tenorio. Pero eto nga, let's get back into the game mga tambay kung saan magkakaagawan nga tayo ng Lord. 11-12 in the scoreline and a 4K goal difference in favor natin Ravenclaw. Nagkapasok na, ejector dito, unstable force. Delikado ating Farsa, pero makakatakas pa. Farsa will fall down mga tambay because of ating Roger. Takbuhan na. Naku, wala si Pasa rito. Wala yung kanilang one hit delete mga katambay. Makakaroon pa ba ng contest sa ating Lord? Samantala ang ating Alice with that blood oath trying to take down this Lord. Kasama nga ang ating Roger dito pero another ejector dito. But this time around sa ating Matilda Lord natin. One port na buhay dito. One port na ang bawas. Pero eto, sakit talaga mga katambay. And Kagura is down. Eto na, takbuhan na ba? 4v4 situation.
Nako, ate backline, nandito ng ating Pakito. Spotted. Lalakas ng loob ng ano, Raven Claw. Spotted na dito, Yaku, ang ating Nathan. Nathan, nasaan ka? Where Wait, patay ang Alice. Eto, delikado, kalagayan dito. Nathan, pumapalag na dito sa kanyang machine gun. Napaano ka dyan? Lord dito, running low. Pero mare-reset ba? Yes, na-reset nga yan. Tamang takbo, tamang pagkakas. Aray ang sakit, mga tambay. Joy is down, pero immortality, napaplang. Unstoppable force with that smart missile. Walang magagawa. Ay! Pero yes, he will fall down on the hands of Lunox. At eto na, napakabilis na Lord nito in favor ng ating Ravenclaw because of that Lunox. And Nyako, I think this will be a GG push for the side ng ating Ravenclaw. Nakabango na naman ang ating Ravenclaw, mga kaibigan. Lalong nadagdagan yung pressure para sa ating Ohana Epro. Napakasakit na ito sa part nila, mga kaibigan. Kasi nakalampas na sila ng river eh. All goods in the hood na sana eh. Yes. At Yako, ang ganda sana ng pwesto rin, especially with that Pakito. Spotted nga niya si Nathan, don't open wide. Talagang walang depensa kanina, but still they don't manage to pick up that Nathan. At napauwi pa nga rito ang kanilang Roger. Anyways, this will be a 5v5 collision dito nga mga tambay. Yun nga lang, ang ating Ravenclaw has a level 2 enhanced Lord. At may skill yan, definitely papalo yan. So meaning to say, malaki chance mabasag na tier 3 turret sa middle lane ng ating Ohana Epro. Well, let's see paano depensa gagawin nila dito. Farsa nakapuesto, feather airstrike na nga nga gamitin na kagad dito. Samantala Roger dito, tumalun na kagad. Pero etra, feather airstrike, basag kagad ang ating turret. Nako, eto, Farsa is down. Winter Flash yung ginamit, pero tunaw yata ang ating alit, mga tabay. Isang one hit na lang dito, pero we will survive. Yes, he will survive, mga katabay. Pero Johan won't survive, mga katabay. 4v5 situation, or 4v4 situation. Kagura is down as well. Pero eto, Pakito, pumasok pa rito. Ay, wala na po! Wala na yata, mga Sir Jeff, wala na. Pakito, dako, baksak pa. Pero eto ang ating alit, pumapalag. Ah, oh, shit, father, father! Ito, kamote! Cinco, kamote! Ravenclaw para sa ating game number 2. Grabe mga tabay, congratulations sa Ravenclaw. Medyo one-sided ang ating naging bakbakan dito. At mahusay maganda ang kanilang pinakita. Grabe, what a game indeed mga tabay for Ravenclaw. Managed to secure that game number 2 and win syempre with a 2-0 sweep. And MVP of the game, walang iba kundi ang ating